Musta kayo? Ako si James Lapwood. At nanonood kayo ng PBA Draft Room TV. Welcome back po mga ka-Draft Room. Kada taon po sa draft ay nakakakita ako ng mga players na hindi maganda ang pinakita sa kanilang UAAP stints. Ngunit pagdating sa PBA ay nailalabas ang laro nito. Mga halimbawa po ay sina JP Eram, Abut Rutter, at ito nga pong huli ay si Barclay Bonya. Doon mong papatunayan na mapunta lang sila sa sistema na babagay sila ay lalabas ang laro nila. At para po sa episode ngayon, ang featured player natin ay si James Lapwood, isang film center na naglaro ng college basketball sa Young Harris College sa US. At nung senior year niya ay nag-average nga ng 2.7 rebounds per game. Siya po ay isa sa tatlong one and done films na kinuha ng Lasal. Nung umpisa ng kanyang UAAP stint ay nakakatulong naman siya bilang backup center ni Justin Baltazar. Ngunit sa di inaasang pangyayari ay naaksidente siya sa practice na muntikan na maging career-ending injury. Kaya't di na siya nakalaro sa second round. Nag-average siya ng 2.6 points per game at 3.0 rebounds per game sa UAAP stint niya na di masyado kahanga-hanga para sa isang one and done prospect. Kaya ng chance niya na ipakita ang kanyang tunay na potential ay naglaro siya sa PBA D-League para sa Marinerong Pilipino. Doon niya na ipakita ang flashes of post moves niya na di niya nagawa sa UAAP stint niya. Ngunit nang dahil sa COVID-19 ay naudlot na naman nga ito. Pero nung nag-start ang President's Cup ng Chokes to Go 3x3 ay naglaro siya para sa Porak. At doon niya pinakita na kaya talaga niya mag-dominate sa ilalim. Ang laro niya ay maikukumpara ko sa pinabatang Mauricio na ginagamit ang 6'9 height niya para sa mga easy putbacks sa ilalim. Tingin ko ay tamang sistema lang na babagay sa laro niya ay magkakaroon siya ng mahabang karera sa PBA. For sure ay magiging first rounder si James. Dahil sa bukod siya ang pinakamatangkad sa draft na ito, ay madaming team talaga ngayon ang nangangailangan ng big man na pwedeng itapat kila Junmar Pajardo at Greg Slaughter. Hanggang susunod na episode na lang mga ka-Draft Room. Bye-bye!